Yo, what's up mga katropa? Yon, welcome back to my channel. Yon, nandito na naman kayo sa channel ko, ano? Yung mga channel ng mga ganitong kaagam. Everybody fucking drunk. Mag-vlog. So yung video natin ngayon, no, yung mga nararamdaman ng mga misis nyo sa Pilipinas. Damn! What? Oh! Na kung meron na bang ibang mahal yung mister nila sa what? Sa ibang bansa, no? Nakarelate ka ba sa ganitong mga sitwasyon? So, yung sasabihin ko sa inyo yung mga basic na mga dahilan. Nararamdaman ng mga misis na mayroon ng iba na mister nila sa ibang... So, ito yung lima lang naman to, mabilis lang to. Mga viewers ko, na mabilis lang tong usapan na to. So, yung unang sign. Siyempre, yung mga mister nyo umalis yan. Siyempre, para sa pamilya nila, para umasenso yung buhay. Yun. Saka magkaroon ng magandang buhay balang araw, makaipon ng pera para sa pamilya sa Pinas. Pero may mga dahilan din kung bakit hindi yun na hindi natutupad yun, kasi sa mga bagay-bagay na nararanasan ng isang OFW, sa tulad ng bansang nandito ako ngayon, yung bansang Saudi Arabia. So ito yung mga dahilan kung bakit nasisira yung isang pamilya, no. So sana yung mga viewers ko, no, sana alam ko marami makaka-relate nito. So umpisa natin sa una. Ito yung mga laging nararamdaman ng mga misis na naiwan sa Pinas. Kung bakit minsan may kaguluhan, mga problema. So yung una, pag tinatanong yung password ng Facebook ng asawa nila, yun, ayaw ipaalam. So yun, nagkakaroon na ng palaisipan ng isang misis na naiwan sa Pinas. Bakit ayaw ibigay yung Facebook yung password, no, ng isang mister na OFW? Yung unang sign, yung alam ko lang na sign na nakikita ko sa mga barkada kong mga OFW dito sa Saudi Arabia, no. So yun, una, ayaw ipaalam yung password. Then pangalawa, maraming account sa Facebook. Yun. Maraming account, siyempre. Bakit maraming account? Unang-una, para kasi pag na ibang bansa ka, marami kasi mga group yun, eh, group chat na pinapasukan yung mga mister ninyo pag ng ibang bansa. So marami silang dating site na ina-upload. So maraming account, no? Pag chat sa misis sa Pinas, mga ilang minuto lang, switch account agad yan. Panibagong account agad. Damn! Para i-chat na naman yung kinagigiliwan niya dito sa ibang bansa. So yung pangatlo, may application yan na mga dating site, no? Kahit anong mga dating site na
inaallow dito sa Saudi Arabia yan. Maraming dating site kasi dito na ina-upload yung mga mister nyo. So, yan yung mga nalalaman ko lang din sa mga OFW na nandito sa Saudi Arabia. So, tulad ng Imo, yan. May mga daming group chat yan sa Imo na nabubuo. At yun, nagkakaroon na ng ligawan, kung ano-ano pa, mga bagay-bagay na nakalimutan na yung pamilya sa Pilipinas. Pero depende pa rin sa tao, di ba? Kasi kung halimbawa ayaw mo talaga sumali sa mga ganun, siyempre maiwasan mo talaga yung mga masira yung isang pamilya sa Pilipinas, no? Dapat consistent pa rin yung mga communication kasi importante talaga yan, yung communication sa Pilipinas kasi matatawag na rin natin LDR yung isang relasyon pag ganun, malayo sa isa't isa, di ba? Yun, mga tropa, no? Pangapat, yung ayaw sabihin yung day off pa yun. Pag tanong yung misis, anong araw ba yung day off mo? Ay, wala akong day off eh. Dire-diretso lagi yung ano, yung pasok namin. 30 days kami nagtatrabaho. Ayun, wala daw day off. Ayun. Siyempre, pag sinabing niya naman na may day off siya, siyempre. Tataka. Siyempre, pag sinabi niyang day off, communicate yun buong araw sa Pilipinas. So, kailangan hindi niya sabihin niya may day off siya para makaiwas na mag-contact sa minamahal niya sa Pilipinas. No, para makasama niya ng buong araw yung babae niya na minamahal niya dito sa ibang bansa. Kalimitan kasi nangyayari yan. Yung mga ganyang bagay na nakakasira sa isang pamilya, yung pambababae, no? Relate ba kayo dyan, mga idol ko, mga tropa? Ayan, yung sunod, yung palaging busy. Ayan, pag kinausap na ni Mrs., ay, teka lang, may gagawin lang ako. Mga ganun. Ay, teka lang. Ano, may pupunta na ako ngayon. Mamaya na lang tayo mag-usap. Yung kalimitan din na maraming iniisip na rin yung misis sa Pilipinas dahil sa mga ganung bagay. Laging umiiwas. Yun, isa na yun. Tapos pag tinatanong mo, ay, naantok na ako, matutulog na ako. Pwede bukas na lang tayo mag-usap. Yan. And dyan yung nababawasan yung mga love affair ng misis sa Pilipinas. Kahit may anak, well, hindi na rin kinakausap kasi laging ganun yung mga dahilan, di ba? So, siyempre yung kontrata, 2 years yan, sobrang tagal yan. Diba, mga tropa? So, kalimitan talaga yung mga nangyayari, ganun. Kaya, marami tayong makikita ang mga pamilya na broken, wala na. Hindi na talaga maayos dahil sa ganun mga bagay na pambababae nga ng mga mister sa ibang bansa, no? Then, pag uwi ng bansa, nang tapos na ng kontrata, ayun, hindi na uuwian yung tunay na pamilya sa Pilipinas, doon na sa palibagong babae na nakilala niya sa ibang bansa, doon na siya uuwi pag uwi ng Pilipinas. At yun, kakalimutan na yung original na asawa. So yun, malungkot, no? Kalimitan kasi talagang nangyayari yan sa tunay na buhay bilang OFW. So, yan, sinasabi ko lang naman to, yung mga ganong reason. Kasi nangyayari talaga yan sa mga OFW na katulad ko. Yun. Sana yun, may natutunan kayo sa video na to. Mga OFW dyan na patuloy na nagtatrabaho sa ibang ibayo, ibang bansa. Ha? Sana yun, mabuhay yung mga OFW, no? Tulad ng Saudi Arabia. Yan. So, ayun, sana tuloy-tuloy pa rin yung mga
kung masira man yung pamilya nyo, isipin pa rin natin na sila pa rin yung una nating nakasama nung tayo'y bago pumunta ng ibang bansa, di ba? So yun. Salamat sa panonood ng video na to. Sana may natutunan kayo. Thank you ng marami. Ha? Salamat sa suporta sa mga nag-subscribe. Yan. Thank you. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin nyo na yan. Yan yung pulang kulay dyan sa baba. Para updated kayo sa mga video ko. No? Thank you ng marami. Salamat. Bye-bye!